Hi, welcome back to my channel with Luis Asuncion Vlogs. So, this is our second topic for our devotion playlist or inspirational message natin. Our topic for today is about paano ko ba nakikipag-communicate kay God. So, but before that, baka hindi ka pa nakasubscribe dito sa vlog na to, feel free to click the subscribe button and hit the notification bell para magkaroon ka na update sa aking mga bagong ipopost. Okay? So, let's go! So, like what I've said, ang topic natin ngayon ay paano ko ba nakikipag-communicate kay God, sa ating Diyos. So, napakadali lang, connecting with our God is very easy. Ano nga bang ginagawa natin madalas? Like, isang halimbawa nito ay yung prayer o yung nagdadasal tayo. So, sobrang simple na salita, pero napaka-meaningful naman ito na masyadong makabuluhan. Napaka-ganda ng definition nito. Sobrang simple, pero pagmamasdan mo, o gagawin, pero napakalaki ng magagawa ito sa buhay mo. Maraming Kristiyano ngayon yung nangihinaw o nagsasawa pagdating ng sa bagay nito. Bakit? Ano nga ba ang nasa isip nila kung bakit sila tumitigil o tinatamad magdasal? Madaming dahilan. Isa, kung bakit tinatamad ang mga tao kapag pagdarasal ng pag-uusapan. Siguro dahil nga din sa ilan sa mga sumusunod. So, ano-ano nga ba ang mga dahilan kung bakit karamihan sa mga Kristiyano ay tinatamad na magdasal? So, isa sa mga to ay yung tinatawag na unanswered prayers o yung feeling nila hindi sila naririnig ng Diyos kung yung kanilang hinihili. So, sa may mga instances dito na sa buhay natin, hindi natutupad o hindi agad binibigay na ng Diyos ang hinihiling natin. Kahit isipin mo na wala namang masama sa dasal ko, maganda naman yung intention ko, gusto ko mga tulma, ganyan, sasabihin mo, bigyan mo lang ako ng maraming pagkakakitaan, ganyan, may fake naman tayo, kaya naman naniniwala naman ako. Matas nga nagsasabi na patayo na in Jesus name at kiniklaim ko na na makukuha ko itong ito pinagdadasal ko na to. So, pero bakit hanggang ngayon wala pa rin? So, bakit hindi binibigyan ni Lord sa akin? So, alam mo ba mga kapatid, alam mo ba, na sa paghingi kay Lord, nangunguna dapat yung kalooban mo talaga niya yung hinihiling mo. So, halimbawa, nagdasal ka na, Lord, bigyan mo ako ng kotse. Pero ang tanong, kalooban mo naman nagkaroon ng kotse. Kailangan ba yung kotse? So, syempre, sabi ni Lord, makukuha mo rin yan, pero hindi pa sa ngayon. So, ito yung tinatawag na napapanahon. So, hihiling ka ng maraming pera, pero syempre, dahil alam ng Diyos na hindi pa naman mo kailangan ngayon, nakakain ka pa naman, hindi ka pa niya bibigyan. Kasi, baka pag binigyan niya ng maraming pera, eh kusan lang mapunta. So, yun yung tinatawag na, no? Na marami kasing unanswered prayers, hindi ka agad nabibigay. So, kaya kailangan tayong tumuling sensitive dito. Tuluyang magtiwala pa rin sa plano na yun sa buhay natin. Hindi dapat tayo yung manghihina kapag hindi na binigay ka agad yung kahilingan natin. Kasi, yun nga, ang nagiging problema sa iba, kapag hindi na ibigay ka agad, sabi na, wala, hindi na ako pinapakinggan ng Diyos. So, hindi dapat tayo manghihina. Kasi, pag palagi mo din katandaan, lalo na yung ipinibigay niya sa isang garap na tagasunod na ni Jesus, ay maghintay. So, patience is the key. Hindi sa lahat ng oras ay kailangan mong madaliin ang lahat. Kailangan din mong maghintay. Dahil dito, natitest kung talaga may tuwala ka talaga sa Diyos.
Huwag ka magalala. Tatlo ang kasagutan dyan kapag may pinagdadasal ka. Una, yes. Pangalaw, yes o kaya wait. So, ibig sabihin, kapag nag-sagot ng wait ang Diyos, bibigay pa rin niya, pero mag-antay ka lang. Sa pangalawang sagot, no, hindi ko bibigay sa iyo. May dahilan kung bakit hindi bibigay sa iyo. At ang huli, I have something better for you. So, ibig sabihin, merong mas magandang ibigay sa iyo. So, katulad niyan, halimbawa, gusto mo magpa-promote, pero hindi maibigay sa iyo ng Diyos kasi nga merong mas magandang ibigay pa sa iyo. Ano yun? Hindi natin alam sa ngayon. So relax ka lang kapatid, antay lang. Patience the key. Hindi mo kailangan magmadali sa reply ng Diyos sa pinagsasabi mo. Okay, ngayon naman ang pangalawang dahilan kung bakit maraming mga Kristiyano tinatamad magdasal. Isa sa kinoconsider ay yung kasalanan. Kasalanan. Kumbaga, tanggap natin na lahat ng tao ay may kasalanan. So, tama. Kaya din nawawalan ng gana magdasal dahil sa tingin ng tao nagdadasal ay hindi naman sila papakinggan ng Diyos ang pananalangin nila dahil kaliwat kanan mga kasalanan na nagawa nila. So, hindi naman sinasabi, kapag nanakaw ka, tapos gumagawa ka ng masama para lang makakain ng pamilya mo. Hindi yun. Yung sinasabi na iba, bakit ako makikilig? Magdasal, hindi naman makasalanan na ako. So, hindi ako papanggan din ng Diyos eh. Marami na ako nang gawang kasalanan. So, kung naalala nyo, meron inong ibinako si Jesus Cristo sa nung panahon na namatay siya. Yung isang kasama niya sa naipako, actually parehas sila, parehas makasalanan yung dalawa. Pero humingi ng tawad yung isa. So anong reply kagad ni Jesus? Sabi, ngayon din isasama kita sa aking paraiso. So yun. Dun pa lang. Kahit makasalanan yung tao, pinakinggan yung kanyang hiling. So, kagaya ng isang nakasulat sa Bible sa 1 John chapter 3 verse 22. So, kung nakalagay doon eh, and whatever we ask, we receive from Him because we keep His commandments and do what pleases Him. So, ulitin ko, 1 John chapter 3 verse 22, and whatever we ask, we receive from Him because we keep His commandments and do what pleases Him. So, ibig sabihin, mas gusto pala ng Lord na matuwid tayo sa Kanyang harapan at sinasagawa ang Kanyang mga utos. So, kung ikaw ba naman ay isang magulang, tapos nang bigay ka ng rules sa mga anak mo, halimbawa, huwag mong aaway yung kapatid mo. Lagi mong tutulungan yung kapatid mo. So, pagka hindi sinunod yun na isa sa mga anak mo, hindi ka matutuwa syempre, di ba? Pero kung sinunod nila, kaya matutuwa ka at ibibigay mo yung gusto nila. Pero pag naman ginawa nila ang ayaw mo, ay hindi, makagalit ka talaga. So, may ano lang yan. Ayun ang tinatawag na ito nga parang regalo ng Diyos kapag kaya nagkakaroon tayo ng problema na hindi tayo nagdadasal na halos kasi nga, pili natin makasalanan tayo. So, pag may nagawa tayong mali, hindi tayo maghihingi ng hindi tayo magdadasal. Pero kung wala tayong kasalanan, magdadasal tayo kasi alam natin maganda tayo nakaharap sa Diyos. So, nangdudulot kasi ng ganun din yung matutuwa yung Diyos sa atin kapag wala tayong kasalanan. So, nangdudulot kasi ng hiya sa ating sarili maging sa harapan ng Diyos pag
patuloy ka pa din nagkakasala. Kasi ka nadasal, pero halimbawa, nadasal ka na ganitong, ano, hindi na po ako gagawa ng ganito, ganyan-ganyan, pero patuloy pa rin ginagawa. So, nahiya ka na tuloy lumapit. So, karamihan ang face card, nahiya na tuloy magkasal kasi nga, hindi naman nila nasusunod. Kung nga ito yung parang tinatawag na resolution. Yung sabi na New Year's Resolution. Ba't ba ako bago ng New Year's Resolution? Hindi ko naman nasusunod. So, isang share ko lang na nakasulat sa 1 John chapter 1 verse 9. So, sabi nga, if we confess our sins, He is faithful and just, and we will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So, ulitin ko. Sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all right unrighteousness. So, kaya dapat bago magdasal, seek His heart, repent and be righteous. Pag alam mong mali, talikuran mo na, huwag mo nang gagawin. Tingnan lang natin kung hindi mo pa papasaya ang ating Diyos, ang hari ng mga hari na dapat lagi natin pinag-isala. So, yun yung isang pangalawa na dahilan kung bakit hindi nagdadasal na ang karamihan Kristiyano. Ngayon naman, ang pangatlo at panghuli kong dahilan na nakita at na-research kumbaga sa bakit tinatabad ang karamihan Kristiyano magdasal ay yung tinatawag na busyness. Ako, busy ako din madalas. So, yung pag sinayong busyness, as in B-U-S-Y-N-E-S-S. So, pagiging busy. Buti yung business eh. Business. So, may nabasa ako na sabi na, if Satan can't make you bad, he will make you busy. So, ibig sabihin pagiging busy natin eh galing kay Lucifer o kay Satan. So, medyo hindi ko alam kung anong masasabi ko doon sa part na yun. Pero, kaya kung nakikita mo ang sarili mo na hindi ka makapagdasal dahil sa dami ng iyong inaatupag, under attack na dito, ibig sabihin, isipin mo na, wala na akong oras sa Diyos. Kasi, lagi na ako busy. So, huwag mong ayaan namang gawin ito yun ang kaaway ng demonyo. Dahil ang prayer at ang power ng Diyos sa buhay mo ang magiging panlaban mo sa anumang gagawin ni Satanas sa iyo at sa pamilya mo. So sabi, huwag mong hayaang mawawala ang sandata mo para sa laban ng buhay. Kasi sabi nga lang, ang pagdarasal ang magiging armor and ang espada at ang shield mo, palangga mo. Itabi mo muna yung kabisihan mo at unahin mo ang Panginoon na siyang laging maghihintay sa iyo. So, kung naalala niyo yung isang devotion ko, patungkol sa nagiging kumbaga yung espiritu natin kalansay na. Kasi hindi nga tayong dadasal. Nakakalimutan na natin. Tulad ko ito sa parang pang-apat na asawa, pero ganun pa rin yan patutunguhan. So, sabi nga rin ito sa Matthew chapter 6 verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, ulitin ko, Matthew chapter 6 verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, hahanapin mo na ang kaharian ng Diyos at tiyak pag nahanap mo na, ibibigay din sa iyo ang dapat mong yung mga hinihiling mo.
kung pagdasal ka, ibibigay niya naman sa'yo. Kasi, ba't ka magdasal? Paano ka, kung magdasal ka ba? Saan ka ba? Kayo na ko ba magdasal? So, parang yun. So, unahin mo muna siya lahat mong gagawin at gagawin ang buhay mo. O mo siyang gawin second, third, or fourth, even last priority ng buhay mo. Baka gusto mo din maging last priority niya. So, baka gawin mong ang Diyos ang first priority mo. Sabi nga nila kapag nilagay mo sa ilang priorities lang ang Diyos, syempre, oh, maraming dadasal sa kanya. Pero, pang ilan ba sa priority mo siya? Syempre, kapag nilagay mo siya sa last priority mo, sasabihin din ang Diyos, hindi mo na kibibigyan. Kasi last priority mo ako eh. So, pag nabili ko na yung mga kahilingan ng mga ginagawa ko first priority, saka nakita, saka ko nabibigay niya sa iyo. So, kaya, ayun na naging mahadlang sa dasal natin, yung pagiging business. So, ilan lang mong ito sa mga dahilan kung bakit nangawalan ka ng ganang dasal. So, tandaan ninyo, nasa atin yung problema at wala sa kanya. Kaya, huwag mo na siyang sisihin kung bakit makulong buhay mo ngayon, bakit hindi ka nakakaramdam ng pag-asa. Bukoy mo na sarili mo. Asahan mong magkakaroon ka ng malalim na connection sa kanya. So, connected ka na ba na meron ka ng tunay na relasyon kay Jesus? Saan ka ba? Magbuhay kristyano ka na. Simula ngayon, lumapit ka sa Panginoon at hayaan mo na ma-enjoy mo ang kanyang kapangyarihan at higit na ma-enjoy mo ang gagawin niya sa buhay mo. Dahil ang decision, kapag nag-decision ka na lumapit at manalangin lagi sa kanya, sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray continually. So, dalawang words lang yan. Pray continually. Huwag yung magdadasal ka ngayon, bukas hindi, sa susunod na araw magdadasal ulit, sa sumunod na araw hindi na naman, araw-araw huwag ka natigil sa pagdadasal. Magdadasal ka pagkagising mo sa umaga, pagkakakain ka na, bago kumain at pagkatapos kumain, kahit aalis ka sa bahay, pagdating mo sa bahay, okay. Una, kaya ka nagdasal, pagkagising mo, binigyan ka ng pasalamat ka lang na binigyan ka ng bagong umaga. Tapos pagkakain ka na, pasalamat ka. Kasi may panalangin na, pasalamat ka na mayroon pagkain na nakaharap sa iyo. At pagkatapos mong kumain, dasal ka ulit na maiksik. Pasalamat ka at nabusog na magbibigay sa iyo ng lakas sa susunod mong gagawin. Bago kang malis ko, aalis ka man, inatan ka sa pag-alis mo. Kung ano man yung kakaharapin mong problema sa labas, ingatan ka at bigyan ka ng solusyon kung ano man dapat mong asikasunin doon. At pag nakabalik ka na, pasalamat ka at nakarating na matiwala sa isang bahay. So, maraming dahilan kung bakit tayo kailangan magdasal ng tuloy-tuloy na ini-insist doon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. So, huwag kang titigil sa at manghihina po hanggat hindi mo nakikita ang muling pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. So, walang bibigay at walang susuko. Kumapit lang tayo mabuti. Lahat ng dasal natin bibigay din sa tamang panahon. At huwag natin hayaan mauwi lang sa wala. So, bago ko i-end itong conversation na to, gusto ko lang i-share yung galing sa Bible din na Deuteronomy chapter 31 verse 6. It says, He will never leave you nor forsake you. So, that's all. So, kailangan natin magdasal lagi sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung feeling lang natin na hindi tayo pinapakinggan,
kaya alam natin na maging feeling lang yun. Pero huwag natin seryosohin na hindi tayo pinapanggayin. May talang panahon kung kailan i-relate ang ating sarili, ang ating hinihiling. So wala kaya na sa akin, that's all of it. So baka hindi pa nakaka-subscribe dito sa video na to, sa vlog na to, sa channel na to, paki-click the subscribe button at hit the notification bell para maging lagi updated sa ating mga video dito. Maraming salamat. God bless you always. Stay safe.